Hello, this is Okie Doggy. Pag-uusapan natin ngayon, pagkakaiba ng Lhasa Apso versus Shih Tzu. Ano nga ba pagkakaiba nila bukod sa spelling? Pero bago yan, intro muna tayo! Ako nga pala si Okie Doggy. Gumagawa ako ng video kung paano mag-alaga ng aso para sa mga first timer na mga dog lover, mga pet lover. Gumagawa ako ng video kung paano sila pakainin, kung paano magbigay ng vitamins. Kaya please subscribe and hit the bell button for more videos update. Sige, umpisa na natin. Hello, this is Okie Doggy. Ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa Lhasa Apso at sa Shih Tzu. Pagkakaiba nila bukod sa spelling. Pag-uusapan natin ngayon, ang Lhasa Apso at ang Shih Tzu ay malapit na naiuugnay, nakasaysayan at pinaniwalaan na ang Shih Tzu ay isang inapo ng Lhasa Apso. At ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit sila magkatulad ng kanilang itsura. Ang Shih Tzu po ay galing sa Lhasa Apso kaya nagkakahawig sila. Kasi nga po, ang Lhasa Apso pag Grenos breed sa Pekingese, ang labas po ay Shih Tzu. Ang mga ito ay lubos na naiiba sa kanilang pag-uugali kasama ang Lhasa Apso na medyo hindi mahuhulaan sa kanyang kalooban, samantalang ang Shih Tzu ay isang masayang-masaya na alaga at uri ng aso. Kahit na isang kaunting iba rin sila sa kanilang mga pangangailangan sa pag-ehersisyo kasama ang Lhasa Apso na mas masigla at ang Shih Tzu ay medyo nakaka-relax. Yung mga may alagang Shih Tzu dyan sa Lhasa Apso, please comment down below o kaya send nyo sa Facebook ni Okie Doggy nang makita natin yan kung ano bang pagkakaiba nila. Ang Lhasa Apso ay mas malaki kaysa sa Shih Tzu. Ito ang pagkahalata physical ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawang breed. Bagamat mas malaki ang isang Lhasa ay sa karaniwang may mas maliit na estruktura ng buto. Sa makatuwid, ito ay magiging mas slim kaysa sa isang Shih Tzu na may mas matatag na structure ng katawan. Bukod sa kanilang sukat, ang isang Lhasa Apso ay mas may mahabang ilong. Mas mahaba siya, mga 2 inches ata, makidid na bungo at mas maliit na mga mata ng hugis na almond. Samantala, ang isang Shih Tzu ay may mas malawak na bungo na may malaking bilog na mga mata. Yung parang manika, bilog na bilog yung mata, itim na itim. Ang balabal ng Lhasa ay mabigat, siksik, makapal. Ang Shih Tzu ay may mas marangal na maluho na double coat na may dumadaloy na mga tresses. Ang Lhasa Apso ay may mga bilog na hugis at mabigat na balahibo. Sa kabilang banda, ang isang Shih Tzu ay may mga pawis na paa at matatag na may mahusay na muscle na mga binti. Ang buntot ng Lhasa Apso ay umaagos patungo sa likod na nakikilala ang hugis ng isang tornilyo at mabigat na balahibo. Ang Shih Tzu sa kabilang banda, kasaysayan ng Shih Tzu ay mahiwaga at masado kaysa sa Lhasa Apso. Pinaniniwalaan na ang Shih Tzu ay pinanganak bilang isang resulta ng crossbreeding ng isang Lhasa Apso kasama isang Pekingese, katulad ng sinabi ko kanina. Yun nga yung history nila kung saan galing yung mga Shih Tzu kaya lumalabas. At ang nananatiling hindi alam kung siya ay nilikha sa alinman sa Tibet o sa China. Ang madaling paraan upang makilala ang dalawang lahi ay pagtingin sa kanilang laki. Susukat ang lalaking Lhasa Apso 10-11 pulgada sa taas mula sa paa hanggang balikat kumpara sa bagyang mas maikli na Shih Tzu na sumusukat lamang ng 9-10 pulgada. Ang Lhasa Apso ay may timbang sa pagitang 12 at 18 pounds, samantala ang Shih Tzu ay sumusuka sa pagitan ng 9-16 pounds. Bagamat bahagya ang pagkakaiba, madalas na ito ang pinakamadaling paraan upang makita kung anong pagkakaiba ng Shih Tzu at Lhasa Apso na may mas maliit na tuta. Naghahanap sa pangkat na laruan, samantala ang Lhasa Apso ay tinuturing na medyo napakalaki para sa pangkat na ito. At sa gayon ay nahanap niya ang kanyang sarili sa hindi pang palakasan na pangkat. Ngayon, naintindihan niyo na mga ka-Okie Doggy.
Pag-usapan natin yan sa comment down below kung anong alaga nyo ngayon, Lhasa Apso ba o Shih Tzu. O kaya mag-message kayo sa Facebook ni Okidoki. Sumasagot naman ako dun, diba? Again, this is Okidoki. Kung di ka pa nakasubscribe, please subscribe and hit the bell button. Saan naman mawawala sa'yo, diba? Again, naniniwala ako sa kabihan. There are no bad dogs, only bad owners. Bye-bye!